Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di nga mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pila, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Ang korderong walang batik at kapintasan, itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago panilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago pa sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanyang muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya'y ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, alleluia. Sariliin, lingkod manunubos natin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kaniya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kaniya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem, ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, lulurhan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang bubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ng inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, this is the 3rd passion prediction. No? Sa ebanghelyo ni San Marcos, meron 3 passion prediction. And this is the 3rd time.
na sinabi ni Jesus na siya ay maghihirap, papatayin, ngunit mabubuhay sa ikatlong araw. Ang Jerusalem, ito yung lugar na kung saan yung tatlong prediction, yung tatlong passion prediction, dito magaganap sapagkat dito mamatay ang ating Panginoong Jesus. Ang ating ebanghelyo rin ngayon ay may katulad sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang kaibahan lamang doon, yung dalawang magkapatid na si Juan at Santiago, kasama nila yung kanilang nanay. At yung nanay ang humihiling na kung pwedeng yung kanyang dalawang anak ay makaupo sa isa sa kanan at isa sa kaliwa ng ating Panginoong Jesus. The disciples' willingness to ignore the content of Jesus' very detailed passion prediction reveals the depth of their misunderstanding of Him. Ano kaya ang magiging reaksyon ng dalawa kung alam nila na kailangang ang ating Panginoong Jesus o kung nauunawaan nila na ang ating Panginoong Jesus ay kailangang mamatay, ipako sa krus? Ano kaya ang pipiliin nila? Saan kayang lugar ang pipiliin nila? Kaliwa ba o kanan? Kung alam nilang ipapako ang ating Panginoon, baka hindi yung dalawang magnanakaw ang makikita natin na kasamang ipinako ng ating Panginoon. Baka silang dalawang magkapatid kung alam lamang nila ang kanilang hinihiling. The disciples' confident but foolish response illustrates the depth of their misunderstanding and prepares for the cowardice they will display when Jesus is arrested. Hindi nila nauunawaan ang kanilang hinihiling. Saan kaya sila kumukuha ng audacity para masabi ang mga bagay na ito? Kaya alam po ninyo, sa tinagal-tagal na kasama ng mga alagad ng ating Panginoong Jesus, pangatlong passion prediction na ito sa Ebanghelyo ni San Marcos, hindi pa rin lang maunawaan ang ibig sabihin ni Jesus na siya ay kailangang maipako, mamatay at muling mabuhay. This is a dialogue between Zebedee's sons and Jesus in which James and John manifest their failure to comprehend the mystery of the cross. Mga kapatid, ano kaya ang kanilang magiging reaksyon kung nauunawaan talaga nila ang kanilang hinihiling? Sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesus ay nagturo muli tungkol sa paglilingkod. Yung instruction ng ating Panginoong Jesus ay isang pagtuturo na kung saan kailangan din nating malaman bilang kaniyang tagasunod. This instruction in which Jesus proposes the disciples His ideal of servant leadership as a humble service of others and interprets His own suffering and death as a ransom for many. Kaya, akala ng mga alagad sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesus, sila'y mailalagay sa pedestal. Hindi nila maunawaan na ang ating Panginoong Jesus ay pumunta sa atin, nakipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi paglingkuran. Pinapaalala sa atin ang ating Ebanghelyo ngayong araw ang kahalagahan ng paglilingkod bilang mga Kristiyano. Sana'y makita ito sa ating pamilya na ang bawat isa, ang bawat membro sa ating pamilya ay handang maglingkod. Handang maglingkod sa isa't isa. Ito rin ay panawagan sa lahat ng ating mga lingkod bayan na naway maisabuhay nila ang tunay na
paglilingkod sa taong bayan. Mga kapatid, ang paglilingkod na binibigyang halimbawa ng ating Panginoong Hesus, si Hesus bilang modelo ng paglilingkod, ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na dapat nating makita ito bilang isang regalo. Ang paglilingkod ay isang biyaya mula sa Diyos. Dahil unang-una, kung tayo binigyan ng pagkakataon ng maglingkod, ibig sabihin, tayo rin ay pinagkakatiwalaan. At yung pagkatiwalang ibinibigay sa atin ng sinuman, yung pagkatiwalang ibinibigay sa atin ng Diyos, ay dapat nating sulitin. Dapat nating makita ito sa ating sarili sapagkat una't higit sa lahat, itong halimbawang itong paglilingkod na ito ay mula at galing sa ating Panginoon. Kaya po sana, huwag tayong magdalawang isip kapag tayo binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa ibang tao. Dahil ginagampanan natin yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Madalas sa ating buhay, tayo ay nangangarap na magkaroon ng taong maglilingkod sa atin. Siguro para dumali ang ating trabaho. Siguro para gumaan ang ating trabaho. Pero kung meron naman tayo isang taong naglilingkod sa atin, sila nawa ay maranasan nila yung pagkakapantay-pantay. Ibig sabihin, kung sila naglilingkod, may karampatang bayad, may reward sa kanilang ginagawang paglilingkod sa atin. And in that way, masasabi natin na kahit papaano, tayo rin ay naglilingkod sa kanila. Ginagawa rin natin yung ating responsibilidad bilang isang taong pinaglilingkuran. Hindi tayo nang aabuso, hindi tayo nang kasalita ng masakit na salita sa kanila, sapagkat alam natin na ito kanilang ginagawa para sa atin ay biyaya rin nila para sa atin. Yung tipong nag-uutos tayo ng malumanay ang boses, yung tipong alam natin na darating yung oras na may limitasyon din yung kanilang kayang gawin para sa atin. At ito ay sumasalamin sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dahil sila ang lilingkod sa atin, tayo ay may karapatan ng sila'y sigaw-sigawan at utos-utusan. Ang paanyayang ito sa ng ating Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano, naway ating maisabuhay, una sa ating pamilya, pangalawa sa ating trabaho, sa ating simbahan, lalo't higit doon sa mga taong binigyan ng pagkakataon bilang maging lingkod bayan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin natang lapit ang
po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ng iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya ay kinalinga ng Mahal na Birhen na naging kaniyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Gilbert na aming obispo at nantanang kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at tapuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin nang mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa aming kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Hello, at
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, ang mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Sabado, ika-isa ng Hunyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga, nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at mangdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayinin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tanda ng kanyang kaharian.